Another quick session mga kapwa. Ayan, siguro sawang-sawa na kayo sa damit ko dahil ito pa rin yung damit ko ng mga nakaraang quick sessions natin. So ito mga kapwa, dito na lang din naman ako. Sagutin na natin lahat ng mga katanungan na pwede kong sagutin. So ang tanong niya mga kapwa is ito. Paano alisin ang backfire sa radar? So bago natin pag-usapan niya mga kapwa, pag-usapan muna natin yung mga possible causes o yung mga cause ng backfire natin sa motor. So unang-una sa lahat mga kapwa is merong singaw yung tambutso mo. Dito lang naman yun madalas mga kapwa. Kapag minsan kasi maluwag to, o yung pinakang elbow natin, yung tornilyuhan natin dyan, minsan kasi lumuluwag yan. So pag lumuwag yan mga kapwa, is prone talaga tayo na magkaroon tayo ng backfire. Unang-una yan mga kapwa. Pangalawa, merong butas, yung tambutso mo or yung elbow mo, nagkaroon ng butas. Siguro hindi mo nakita kasi nalubak ka isang beses, nagkaroon siya ng butas. So another cause na naman ng backfire, dalawa na yan mga kapwa. Pangatlong cause ng backfire natin mga kapwa, is yung sinasabi natin na spark plug. Huwag muna tayo masyadong mag-rely sa spark plug. Huwag muna natin pag-isipan ng kung ano yung spark plug natin. Kasi yung spark plug natin, pang matagalan yan eh. Kumbaga kahit malayo na yung tinakbo natin, malayo na magkaroon tayo ng problema sa spark plug. So, sa panghuli na natin pagsuspetsahan ng spark plug. Spark plug kasi syempre kapag masyado nang malayo yung gap or masyadong malapit yung gap ng spark plug mo, magkakaroon ka ng sinasabi natin na backfire. Kasi palyado or kulang or masyadong malayo yung gap, so yung kuryente mo is uneven or hindi maganda yung bigay niya, hindi pantay-pantay yung pagkakabigay niya. So yung isa pa, so ang another naman na cause ng backfire natin mga kapwa is yung carb natin. Yan, dyan na tayo papasok sa carb. Mostly kasi ng problema ng mga makina natin or ng motor natin is nagpumapasok lang talaga yan sa carburetor natin or sa carb natin. Unang-una sa lahat mga kapwa is nami-mistune mo yung carb mo or salay yung pagtotono mo ng carb, masyadong lean or masyadong rich. Magkakaroon yan ng epekto sa makina natin. Ngayon, katulad nga na sinasabi ko mga kapwa, walang perfect na pihit or walang perfect na timplada ng carb natin. Ngayon, depende yan sa lugar natin. Kung ano yung pipiliin natin, halimbawa nasa mas mataas na lugar tayo, itutono natin ng maayos yung carb natin. Papalit tayo ng jettings, magpapalit tayo ng kung ano-anong parte ng motor natin, itutono natin ng maayos. So makukuha natin yung maayos sa hindi perfect mga kapwa, yung maayos na tono para sa lugar natin or para sa paggagamitan natin. Kasi nga sabi ko nga, hindi ko sinasabi na lahat ng pihit ng carb ay pare-parehas. So yon, unang-una mga kapwa, tambutso, ayan yung mga dapat natin pagsuspetsahan. Tambutso, may singaw, yung elbow maluwag, tapos spark plug, tapos carb. So yun yung mga possible causes ng backfire. Ngayon, paano natin matatanggal yon? Ito yung sagot mga kapwa. Paano natin matatanggal? Siyempre, check mo muna kung may butas. Pag na-check mo na, okay na. Tanggal na yung isang mong problema. So ang pangalawang po problemahin mo is wag muna tayo sa spark plug. Pangalawang po problemahin mo is yung carb. Isipin mo muna kailan ka pa nagpalinis ng carb. So kung nagpalinis ka ng carb ay mga 3 taon ng mahigit or 2 taon ng mahigit. Yan, prone ka talaga na magkaroon ka ng mga backfires. Prone ka na magkaroon ka ng lunod na pagpapatakbo or parang namamalya yung motor mo, parang nabibilaukan. Yan yung mga term mga kapwa, para nabibilaukan. So ang possible cause ng mga kapwa is kailangan mo na maglinis ng carb mo kasi nga madumi na yung carb. Kasi over time nagkakaroon niya ng build up ng mga dumi-dumi, nagkakaroon niya ng mga maliliit na dumi kasi nga alam naman natin mga kapwa, ang motor natin, wala yung filter, wala yung nagsasala na, lalo na sa radar, 'di ba? Diretso yan galing sa tangke papunta ng fuel cock, papunta ng carb. Dire-diretso yan, walang filter yan mga kapwa. So yung dumi talaga, halimbawa madumi yung pinagpagusilinahan mo, nagkaroon sila ng kalawang or bago pa lang yung pinagpapagusilinahan mo, mostly kasi talaga nang gagaling yung dumi sa gasolina o doon sa nilalagay natin na gasolina. Kasi nga pag naglagay tayo ng gasolina, hindi natin alam kung malinis yan, hindi natin alam kung madumi yan. So yung mga kapwa, ang nangyayari is nagkakaroon siya ng mga bara sa carb natin. So kailangan mo siyang linisan. So pagkatapos mo linisan, pag naayos mo na or wala nang backfire, edi ang galing, ayos na, natanggal na yung problema mo, nawawala na yung backfire. So ngayon mga kapwa, kapag bagong linis na yung carb mo tapos nagkakaroon pa rin siya ng backfire, ayan, tsaka ka ngayon pumunta sa spark plug natin o yung sinasabi natin na spark plug replacement. So magpapalit ka na ng spark plug, titingnan mo yung spark plug mo kung okay ba yung basa ng ano mo ng spark plug, kung masyadong rich, masyadong lean. Huwag ka na muna magpunta doon sa masyadong rich, masyadong lean. Saka na ulit yon. So tingnan mo muna kung masyado nang malaki yung gap nung electrode mo o masyadong pudpud na siya. Kasi pag masyadong pudpud na yan, meron yan certain tawag doon gap, meron yan sinusukat doon mga kapwa. So sukatin nyo yon, yung pasok sa recommended ng manufacturer nyo. Tapos pag nasukat nyo na yon, isalpak nyo ulit, then check nyo ulit kung may backfire. So hopefully mga kapwa, wala nang backfire yan kung na-check mo na naman lahat yon. Magkakaroon lang yan ng another backfire mga kapwa or magkakaroon pa rin yan ng problema despite na na-check mo na lahat, na-check mo na yung carb, na-check mo na yung elbow, na-check mo na yung tambutso, na-check mo na yung spark plug, eh meron pa rin backfire. Dito ka na papasok sa sinasabi natin na nagkakaroon ka na ng singaw.
sa manifold or dito sa block natin. Kasi pag nagkaroon ka ng singaw sa manifold, yung mix ng gasolina mo or yung air fuel mixture mo, maapektuhan na yon. Magkaroon ka lang ng konting singaw dyan, kahit ang singaw niya lang ay parang isang butas lang ng karayom, may talagang maapektuhan yan, mga kapwa. Malaking epekto kasi pag nagkaroon tayo ng singaw sa manifold. So yun yung isa pa natin dapat consider, sabi ko nga mga kapwa, is yung block natin kapag nagkakaroon na ng singaw, syempre hindi niya na makompress ng todo yung ano natin, nagkakaroon na ng singaw. Imbis na makompress ay sumisingaw na yung ano mo, yung air and fuel mixer mo. So magkakaroon ka talaga ng backfire. So yun na mga kapwa, sana nasagot na yung tanong at mabilis ang quick session nga lang mga kapwa. Sobrang bilis noon at sobrang daming information noon mga kapwa. So hopefully ay naiintindihan nyo na yon. At kahit papano naman mga kapwa, is pinaliwanag ko in kumbaga yung pinakamadaling pwede kong ipaliwanag sa inyo, pinapaliwanag ko talaga mga kapwa. Hindi na natin kailangan maging technical masyado dito kasi tayo mga typical riders lang naman tayo. Takbo lang tayo dyan, takbo dito. Daily user lang naman tayo, hindi naman tayo racer mga kapwa. So yun lang mga kapwa. Salamat sa sulit yung suporta. So ride safe and keep safe everyone. Bye-bye.